Hello guys! Magandang araw, magandang gabi. Nandito na naman tayo ngayon para i-discuss ang Legend of Constellation. Ang topic natin ngayon ay kung paano nga ba mag-upgrade ng mga hero dito sa laro. Okay, so stay tuned kayo kasi magkakaroon tayo ng giveaway sa dulo ng video. Meron tayong mananalo ng 200 pesos direct sa kanilang GCash account. Okay, meron tayong isang winner. So stay tuned hanggang dulo para malaman ang mechanics ng giveaway. Okay, so umpisahan na natin. Paano nga ba mag-upgrade ng hero dito sa Legend of Constellation? So meron tayong dalawang type ng heroes dito. Una is yung mga libreng hero, which is itong mga to. Yan, yung Divine Beast, Star Whisper, and yung Temple of the Giant Gods. Yan yung mga libreng hero. Okay, yun yung mga makukuha lang natin sa game habang naglalaro tayo. Okay, so meron din namang isa pang type ng hero, which is yung profitable hero. Ibang klase yung pag-upgrade sa kanya kasi profitable nga siya. So pag in-upgrade natin, kailangan natin gumastos din ng pera. So magkaiba sila ng way na pag-upgrade. Ito naman yung mga profitable hero. Ayan, yung tatlo na yan. Pero ano nga ba pinagkaiba nila? Okay, so parehas naman silang dito nasa Elevation Temple ina-upgrade. So i-click lang natin tong Elevation Temple. Ayan, kung makikita nyo, ayan na, nakalist na yung lahat ng aking mga heroes. So again, ito lang pinakadulo, ito, tong Deuce Hero, yan lang yung mga profitable hero na pag mag-upgrade ka, kailangan mong gastusan. Itong iba, since mga free heroes lang yan, yung pag-upgrade sa kanila is free lang din. Pero kailangan natin ng resources na pang-upgrade habang na makukuha natin habang nagpa-progress tayo sa game. Nasasummon natin, kailangan natin ng mga resources din. So paano nga ba? Bigyan ko kaya ng example ha. For example, meron tayong 5-star na gustong i-upgrade. Ay hindi, umpisa muna sa maliit. Sige, 3-star muna. Kunyari, itong 3-star na to. Ayan, si Corona Borealis. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero ayan, Gino na lang. Itong Gino. Ayan. So si Gino, gusto natin i-upgrade sa 4-star. Kung makikita nyo dito, itong naka-check na to, ito, yan, yan yung gusto natin i-upgrade. Ngayon, ang requirements, ito siya, oh, ito. Ang requirements is itong dalawa. Ito, at saka to. Yan, yan yung requirements natin para i-upgrade siya to 4-star. Kailangan natin siya pakainin ng dalawang ito. Yan. So, i-click ko lang to. Yan, click ko tong una para umakit siya. Click ko din tong pangalawa. Yan. Pwede na ngayon siya ma-upgrade. Nakita nyo, umilaw tong star upgrade button. So, i-click lang natin. Ayan. 4-star na siya ngayon. Ganun lang mag-upgrade. Ngayon, kung gusto ko naman siya gawing 5-star, ganun din. Same process, pero mag-iiba na yung resources niya. Okay? So, ibig sabihin na to, kapag dice icon nyo nakikita nyo, ibig sabihin, kahit na anong hero, basta Star Whisper. Ayun, no? Meron siyang logo ng Star Whisper na kulay green. Ito yon, yan, itong kulay green na to. Sabihin, kailangan kasame niya ng element. Kung bagay element niya, Divine Beast, Star Whisper, Temple of the Giant God, and Deus Hero. So, kailangan Star Whisper din, 4-star, pero kahit ano na. So, tingnan nyo to, iaangat ko itong dalawa. Yan dalawa ipapakain ko para maging 5-star to. Ngayon, pag in-star upgrade ko na yan, ayan, o, kita nyo, 5-star na. So, ganun lang mag-upgrade ng heroes kapag libre. Yung mga non-profitable heroes natin. So, isa pang example, i-upgrade natin siya into 6-star. So, ito. Ah, hindi pala siya possible. Lipat muna tayo kasi kulang tayo ng resources sa Star Whisper. Lipat tayo sa dito tayo sa Temple of the Giant Gods. Okay. So, upgrade muna ulit natin to. Yan. Into 5-star para meron tayong i-upgrade to 6-star. Okay. Isa pa. Hindi pala aabot. Ito na lang. Ayan, nag-upgrade ako to 4-star para meron na tayong requirements
sa pag-upgrade into 6-star. So, for example, ito. I-upgrade ko si Virgo. Gusto ko siya maging 6-star. Currently, 5-star lang siya. So, ang requirements niya is, kailangan din niya ng isa pang Virgo na 5-star para ma-upgrade. Ilagay na natin. And kailangan din niya ng isa pang 4-star na hero, kahit hindi Virgo, basta Star Whisper din yung element. So, ilagay ko ngayon yung in-upgrade ko kanina. Ayan. In-upgrade natin to, kinik natin Star Upgrade, automatically, magiging 6-stars na yan. Ayan. 6-stars na siya. And so on. Nag-iiba-iba lang yung requirements niya habang tumataas yung level. For example, si Virgo, gusto natin i-upgrade into 7-star. Ayan. Kailangan ulit natin isa pang 5-star hero and isang 6-star hero, kahit ano, basta Star Whisper element din siya. So, ganoon lang, pataas lang ng pataas hanggang sa umabot siya ng 9 stars. Okay? So far sa game, ang maximum stars natin is 9 star pa lang. Yung 10 star, upcoming pa lang sa future, pero paparating din yun. Pero ngayon, hanggang 9 stars lang muna tayo kasama yung profitable heroes. Okay? So, paano nga ba i-upgrade yung profitable heroes? Dito tayo ngayon sa mga dus. Ayan yung mga profitable heroes natin. Kung makikita nyo, si Cassiopeia ko, nakalock na. Bakit siya nakalock? Kasi maximum star na siya. 9 stars na siya, hindi na siya pwedeng i-upgrade. Ayan, pag kinlik ko siya, sinasabi, have reached the max quality level, cannot be enhanced. Bakit? Kasi 9 stars na siya, yung 10 stars natin is paparating pa lang. Next is, itong sila Phoenix and si Cepheus. Si Phoenix ko, 5 star pa lang, hindi ko pa ina-upgrade. Si Cepheus, 6 stars na. So, paano nga ba ito i-upgrade? Click lang ulit natin. And makikita nyo naman, dito lang kayo lagi titingin para makita nyo kung ano yung mga requirements para ma-upgrade yung ating hero. So, kung makikita nyo, kailangan natin ng 50 na cultivation cards. Ano ba yung cultivation card na yan? Yan lang yung nag-iisang requirement natin para mag-upgrade ng profitable heroes. Hindi natin kailangan magpakain ng kung ano-anong heroes sa kanya. Kailangan lang cultivation card. Pero kada level yan, tumataas yung cultivation card na requirements. For example, ito, si Phoenix, para ma-upgrade natin siya into 6 star, kailangan niya ng 50 cultivation card. So, yung cultivation cards, binibili yan. Magkano nga ba ang isang cultivation card? So, isang cultivation card is 1 USDT, which is equivalent to 1 US dollar. Okay, so 1 US dollar ang price natin ngayon is nasa around 55 pesos ang isa. So para i-upgrade to, kailangan natin bumili ng 50 na cultivation card. For example, ilagay natin sa 50. So isayin natin hanggang 50. Ayan. So 50 cultivation card is equal to 150 US dollar. So magkano yun? Estimatedly, mga nasa 8,000 pesos yan. Isang upgrade lang para kay Phoenix. Papunta pala ng 6 stars yun. And take note, habang tumataas yung stars, mas nagmamahal yung requirement niya para ma-upgrade. Okay? So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga requirements nila para ma-upgrade. Per profitable heroes. Okay? Dito kay Cassiopeia, since na-upgrade ko na siya, papakita ko na lang sa inyo yung profit niya and yung requirements. Ipa-flash ko sa screen kung magkano yung requirement na cultivation card and makikita nyo naman dito sa ilalim yung profit nila per day, ito, itong 24-hour output and yung total profit hanggang sa mag-stop na siya mag-earn. Okay, so kay 5 star, di pa natin kailangan na upgrade, walang requirement dyan, pero ayan yung profit niya. For 6 stars, ang kailangan nating cultivation card para ma-upgrade into 6 star is 10. Okay? 10 cultivation cards or 30 US dollar. Okay? For 7 stars, kailangan natin ng 30 cultivation cards or 90 US dollar. For 8 stars, kailangan natin ng 80 cultivation card or 240 US dollar. Okay? So, hindi yan nagpapatong, ha? Kumbaga, dito, ang gagastusin mo is 30 US dollar. Dito is additional 90 US dollar, hindi kasama doon yung 30, so kumbaga 30 plus 90 ka na, and dito 240 US dollar, hindi pa rin kasama doon yung naunang 30 tsaka 90.
And sa pag-upgrade into 9 stars, kailangan natin ng 200 cultivation cards, which is $600. So total, kailangan natin kay Cassiopeia is 200 plus 80 plus 30 plus 10 na cultivation card is equal to 320 cultivation cards para mapaabot natin hanggang 9 stars. So magkano yon into US dollar? Times 3 lang natin. So $960. Ganun. For Cepheus naman, mas mura si Cepheus sa pag-upgrade. Okay? Kapag binili natin si Cepheus, ayan, walang kailangan upgrade pero bibili natin siya ng $6. Pag gusto mo i-upgrade into 6 stars, kailangan mo ng 7 cultivation cards or $21. For 7 stars, kailangan mo ng 25 cards or $75. For 8 stars, kailangan mo ng 65 cultivation cards or $195. And for 9 stars, kailangan mo ng 120 cultivation cards or $360. Next natin yung kay Phoenix. Itong kay Phoenix, ito yung may pinakamalaking total output. Dito ka may pinakamalaking kikitain, pero siya din yung may pinakamatagal na return of investment. Okay? So pag binili natin si Phoenix, ang puhunan sa 5 stars niya is $80. Kapag in-upgrade mo into 6 stars, kailangan mo ng $50 cultivation cards. And then multiply lang natin ng 3 kasi nga 1 cultivation card is equal to $3. So $150 yan. Pag 7 stars, kailangan natin ng 120 cards, which is $360. Kapag 8 stars, kailangan natin ng 280 cultivation cards or $840. And pag i-upgrade na natin into 9 stars, 200 cultivation cards na lang. So balik tayo sa $600. So ganoon, nag-accumulate lang siya, guys. Ganoon lang mag-upgrade ng profitable heroes dito sa game. So alam na natin ngayon kung paano mag-upgrade ng profitable and non-profitable heroes dito sa game. So sasabihin ko na kung ano yung mechanics ng ating giveaway. So ang kailangan lang natin is, syempre, mag-like kayo dito sa aking video, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, and mag-comment kayo ng kahit na ano regarding sa Legend of Constellation. Okay? Alagyan nyo lang ng keyword na LOC1. Okay? Tatype ko dito, LOC1. Kailangan mababasa yan sa comment para masama sa ating raffle. Okay? So, i-announce natin ng winners kapag nakaabot na tayo ng 100 likes sa ating video. Same din dun sa previous giveaway natin, dun sa nakaraang video. Once na umabot ng 100 likes yon, pipili na tayo ng winners. So, kung di pa kayo nakakasali sa giveaway na yon, panoorin nyo yung last video ko. Ilalagay ko rin sa pinned comment and sa description ng ating video. Okay, so yun lang guys. Please like this video, subscribe to my YouTube channel, and comment anything regarding sa LOC para makasali sa ating giveaway. Okay, thank you.